Lagi ko kasi tinatanong to, kung may song of the moment ka to describe yung state you're in ngayon sa career mo, ano yun and pa-sample ng konti? I believe I can fly. Again, thank you. Man. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. See me running through that open door. I believe I can fly. Yun po. Thanks and congratulations. Thanks, Miss Kate. Grabe, I believe I can fly. Naniniwala kami makaka-fly ka dyan ni Maya. Next question naman from Mr. Albert Abelido of Sicanes. Afternoon po. Ayan, hi! Cherry na ba? Ayun. Hey, mabuhay, Cherry Maya. Hello po. Congratulations. How have you been from that time na you were declared as the Clash Grand Winner? Happy ka ba with what's been happening? Especially na parang kung kailan naman dire-diretso yung career saka nagkaroon ng pandemic, di ba? So how are you dealing with it? So siguro po, after winning the Clash, no? Siyempre po, overwhelmed hanggang ngayon kasi kahit sabihin po natin since magkakaroon na ng bagong champion ang season 3 po, no? Ako po personally overwhelmed pa rin. Si Mama overwhelmed pa rin. Hindi po namin inaakala na parang yung mga ganitong times pag grand finals na eh December 15. So naalala ko maalis kami ni Mama, sana manalo ako, no? Gift na ni Lord to, sana ito umabot ako ng ganitong top. Hanggang sa ito na nga po, binigyan ako ni Lord ng opportunity na maipakita po yung talento ko sa inyo, sa mga ating mga kapuso and all over the world, no. So siguro po syempre yun nga sabi niyo po kanina, no. Bigla nagka-pandemya, nagkaroon ng pandemic. So ang nangyari naman po sa akin, no? Okay lang naman ako, pero syempre in the other side, medyo sayang eh. Sayang yung time. Sayang yung oras po. Pero hindi ko po siya tinitake as negative kasi po mas na ma-maximize ko po yung oras ko para mas na ma-maximize yung oras ko at mas nakapag-focus po ako sa sarili ko in terms of my craft, in terms of music. Madami po akong na-discover na hindi ko alam na kaya ko pala, like writing songs and produce my own music din as well. So, siguro right timing lang po talaga. Right timing. God's, in God's perfect timing, mangyayari lahat. Siguro itong pandemya na to, merong pinaparating lang si Lord po sa atin and sa akin personally. So, thankful and grateful pa rin po ako, sir, kahit anong mangyari. Okay. You seem to be a semi-regular already dun sa Wow Win, 'di ba? Kay Kuya Willie ganyan. Tapos parang in a way parang favorite ka na rin ni Kuya Willie. 'Di ba? Bibigyan ka ng Jack. Parang may binigyan ata siyang damit sa iyo, parang ganoon. Armani, diba? Armani, sir. Oh, 'di ba? Bong. Grabe. How is it? How's Kuya Willie talaga off cam with sa inyo, especially among the Clash winners, and parang meron ba siyang, kasi Kuya Willie is also known to be very altruistic, generous talaga, di ba? So apart from what we've seen on TV, meron pa ba siyang mga binigay sa iyo or something like that? Sir, yung siyempre sa bukod sa Armani, thank you Kuya Will, di ba? Maraming salamat po. And yun nga, dun po sa question niyo po, gusto ko po yung pagiging strict niya kasi mas
para po sa akin, mas namumold, mas mamumold ka bilang artist. Kasi minsan, para po sa akin, kasi sa MASCOM, nung nasa school po ako, naalala ko yung professor ko, kung paano kami pagalitan, ganyan, o dapat ganito, para mas maganda yung show, ganito gawin mo. Ganun po si Kuya Will, sobrang bait. Bukod sa generous po siya, strict siya in a way na dapat, I mean, strict siya in a way na para sa ikakaganda ng performance nyo. Lalo na everyday live po sila, diba? So, kabisado niya na po yung mga gagawin. Alam niya na. Kumbaga parang pumapasok na lang siya sa school. Alam ko na to. Sina natin to. Sobrang saya sa feeling po. Kasi, kumbaga napapalapit din po yung loob namin sa kanya. At mas napapalapit din po siya sa amin. Kumbaga, sabi niya nga po last time, oh, kumain na kayo dito. Huwag na kayo mahiya. Pamilya tayo dito. Huwag kayo mahiya. Sige na, mag-picture-picture na tayo dyan. Ganyan. So, sobrang saya po kasi nabigyan ako ng opportunity na makilala siya in person. In person. So, yun. Thankful and grateful din po ako, sir, na sana, no, more projects to come kasama si Kuya Willy. Ayan. Yun po. Okay. yung third question ko, I'm not sure kung natanong yun ni John or di ko lang narinig. Pero how are you spending your holidays? Natanong ba yun ni John? Hindi pa po. Okay, yun. So how do you plan to spend your holidays? Kanyan ngayon. Siguro po bukod siyempre sa kasama ko yung family ko dito sa bahay. No, hindi po kami nagplan na umalis, hindi po muna kami nagplan na mag-vacation. Dito po muna sa bahay. And siyempre, tulad ng ipinangako po namin, na panata namin palagi kada taon, yun, nagpapakain po kami sa mga bata, mamimigay po kami ng gifts sa mga bata. And sana hopefully madaming resources, no, madaming funds po para dito sa kanila. And siguro yun po yung ano, yun po yung kukompleto ng Christmas namin at ng New Year namin, yung makapagpasaya po kami ng mga bawat ano, bata, mga kids. Okay. Taray, very Kuya Will. Ang drama-rama. And last question ko na lang sa'yo, ano, Jeremiah. Like what which happening right now na nasa pandemic tayo and all, parang feeling mo ba, ito yung tamang panahon para mas maging masaya yung mga puso natin. Meaning magkaroon ng love life. MJ, nagsasmile ka! I saw you! Ayan. Ito ba ang tamang panahon para magka-love life? Yan. Ikaw ba? Ganun ba ang yung puso mo ngayon? Masaya ba? Ganyan. Siguro po. Depende po sa tao, sir. Eh. Kasi ako po, masaya po ako sa... ito, walang halong showbiz, no? Masaya po talaga ako sa family ko. And siyempre, mas... madami pa po akong gustong i-attain, eh. Madami pa po akong goal. Siguro po, I mean, para sa akin, wala pa po ako sa ganong stage. Mas nag-focus po ako sa music ko ngayon kasi mas madami pa po akong gustong ibigay sa masa, no, sa ating mga kapuso na music na gusto ko pong i-introduce sa kanila. So, siguro, depende po sa tao, sir, kung malay mo, ready naman siya, wala namang pinipiling ano, panahon, wala namang pinipiling ano, di ba, oras, kung pandemya man yan, kung ano man yan, di ba? So, kung love mo yung isang tao, edi ipakita mo yung pagmamahal mo sa kanya. Okay. Thank you, Jeremiah. In fairness, nakikita ko si James Miguel nung tinanong ko yung question. Nag-retouch siya nung kaniyang lipstick. Ibig sabihin, pwede si James Miguel. Grabe, Mark. Oy, thank you, Jeremiah. Congratulations, and I hope for the success of this single. Bye-bye. Thank you.